Hi guys! Welcome back to my channel. And so for this video guys, gusto ko naman i-share sa inyo kung paano nga ba magbenta sa Lazada or paano mag-seller sa Lazada. Paano magbenta, paano ma-receive ng buyer. So lahat yun, i-share ko sa inyo. Kasi guys, bagong seller lang din ako. So gusto ko na yung iba na gusto mag-seller, so pwede ako makatulong sa inyo as a new seller sa Lazada. So, yan ang isishare ko sa inyo, guys. Step by step para mas may matutunan kayo. Magkaiba, guys, yung seller sa Lazada and sa Shopee. Kasi, sa Shopee is yung buyer account at saka seller account is isa lang. So, doon ka na mismo mag-ano sa buyer account. Doon na yung pinaka-seller account mo. Doon ka na makaka-receive ng order. So, dito sa Shopee, sa Lazada, iba siya. Kasi meron siyang ibang app na talagang seller. Magkaiba yung buyer account and magkaiba yung seller account. Okay, so, umpisa na natin guys. So, unang-una, pupunta muna kayo dito sa Play Store. Ayan, punta kayo sa Play Store. Tapos, search nyo yung Lazada seller account. Lazada ayan, yung Lazada Seller Center Philippines. So, click mo yan. So, yan guys. Ito yung magiging Lazada Seller Center nyo. Ito yung gagamitin yung app as a seller. Dito kayo makaka-receive ng mga order na galing sa buyer. Dito kayo mag-pay out. Ganun. So, open natin guys. So, ayan guys. Nandito na tayo sa ating app sa Seller Center. Ayan. Okay guys, ang pangalan ng shop ko is Roma Shop. So, ipapakita ko dito guys. Ayan. Yung mga nakalagay dito na, ayan, yung dito sa taas. Two pack, and two ship, and shipping, and delivery. Field delivery. So, yun guys. I-explain ko yan sa inyo guys, isa-isa. Dito muna tayo sa two pack. Yan. Dito sa two pack, is yung order ng buyer na hindi mo pa na-arrange. Ayan guys, may bagong order ako ngayong araw lang. Merong 10 order dito. Ayan, yun po pack. So, pag-click mo yung crate package, mapupunta na siya sa to ship. Ibig sabihin, waiting na lang para sa pag-pick up ng Lazada. Ng Lex sa Lazada. So, yung 2-pack is yung order yun na hindi mo pa siya na a-arrange yung order. Tapos, punta tayo dito sa to ship. Ayan, meron akong 25 guys na to ship. So, waiting for pickup na lang. Actually, ngayong araw, kinipick up to ni Lazada. Ngayong araw. Kasi, nag-text na sa akin si Lazada. Ayan guys, pag nag-ano kayo ng to ship, pag nag-arrange kayo ng order ng buyer, so automatic at kinabukasan ng umaga, may ma-receive ba yung text na galing kay Lazada. Ganitong text, guys. Yan. Ma-receive nyo yan. Ganyan. Na may pick up sila today. So, kailangan mo lang i-ready yung yung item para pagdating ng Lazada is ready for pick up na lang. Bibigay mo na lang. And then, i-scan nila. So, ito yung nakalagay sa two-ship, guys. So, hindi pa na-pick up ng Lazada. Ngayon, mamaya pa lang i-pick up dito. So, yan. Meron 25. Tapos, dito na sa shipping, is naka-process na nasa ng Lazada yung mga item, pinaprocess na nila papunta sa buyer. Ito yung tawag na shipping. Ibig sabihin na pick up na dito ng rider ng Lazada and naka-process na siya to shipment papunta sa buyer. So dito naman tayo sa deliver. Click natin yung deliver. Okay, dito tayo sa deliver. So, itong delivered day, ibig sabihin is na-receive na ng buyer yung item niya na in order. So, ayan.
Ibig sabihin, guys, is na-receive na niya yung item. Ang pinaka-best seller dito, guys, sa shop ko, is yung Sando na Oberans. Ang daming kumukuha niyan, guys. Ayan, halos puro Sando yan, Oberans. Kasi maganda yung tela. Ayan, guys, no? Kung mapapansin niyo, ayan. Puro Sando yan. Tapos t-shirt na pababa, yung plus size, yun. So, dito naman tayo, guys, sa field delivery. Itong field delivery naman is, ito yung kinansil ng buyer. Yung naka-ano na, naka-ready na, tapos biglang kinansil ng buyer. So, ito, may dalawang kinansil dito. Nag-arrange siya ng ano, ng order. Nag-place order siya, tapos ikinansil niya. So, yun yung field delivery. Meron ako dito dalawa na ikinansil. Okay, guys. So, balik tayo dito. Tapos, sa pag-upload naman ng product, guys. Ayan. Dito sa baba is, may makikita kayo ito. Business advisor, campaign, voucher, manage reviews, add product, stall builder, return order, and orders. Kasi nga pala guys, pag mag-ano kayo ng ano, ng, pag mag-arrange kayo ng order, mas maganda is naka-desktop site. So, okay lang kahit cellphone yung gamit nyo. Pwede naman kayo mag-login dun sa browser, sa Chrome. Kailangan naka-desktop site. Kasi dun yung makikita yung size ng order, yung size ng item, yung gusto ng buyer, yung mga sizes, and yung kulay. Kasi pag dito lang, sa cellphone, dito lang mismo sa app, is hindi mo siya makikita, hindi mo makikita yung size ng gusto ng buyer. So, kailangan dun sa naka-desktop site, sa browser. Yun. So, dito guys, dito yung product nyo. Ayan. Ayan. Makikita mo dito yung mga product na in-add mo sa iyong shop. Yung mga item na nasa shop mo. So, ayan. Ayan yung mga item. Siya nga pala guys, dagdag kaalaman lang. Sa mga bagong ano, sa mga bagong seller, kasi nag-umpisa ako maging seller is, ano ba yun, nasa ano ata yun, February ata ako nag-umpisa maging seller. So, pagkatapos ko mag-upload ng mga product, siguro, mga isang linggo yung pagkatapos ko mag-upload ng product is, may na-receive ako na order. So, talagang sobrang natuwa ako doon, naka-receive ako ng dalawang order, yun yung pinaka-first order na na-receive ko. So, parang natuwa ako doon, parang na-excite ako. Tapos, bigla na lang, nung kinabukasan na is, nag-pick up na yung rider. Tapos, yung waybill pala guys, kailangan ingatan nyo yung waybill. Kasi napakaselan ng waiver. Hindi yan pwede mabasa, hindi yan pwede madikitan ng kung ano-ano. Kasi pag in-scan nyo ng Lazada, hindi yun may scan. Kasi may pinaka-ano doon, pinakalagay na parang barcode. And guys, limbawa ito. And guys, ito. Ito yung waybill. Bale, itong ano, waybill guys, is provider to ng seller. So, kailangan, pao kayo maging seller, meron kayong printer. Pero okay lang naman guys, pag wala pa kayong budget, okay lang naman na kahit yung mga ano, yung waybill, is ipapaprint na lang sa mga computer shop, ganun pag wala pa kayong ano, printer. So, okay lang yun. Importante is makakagawa kayo ng waybill. So, kayo na yung magpaprint nun. Pala itong waybill is automatic na yun. Pag nag-ano si buyer, pag may buyer, and then pag-create yung package, is automatic yung may lalabas na waybill. Halimbawa ito guys. O, click ulit natin yung 2-pack. Yan. Tapos, dito muna tayo sa 2-ship. Ayan. Click natin dito yung tatlong dots. Dito sa left side. Click natin siya. Ayan. Tapos, click natin yung print. Ayan. Click natin yung print. Tapos, click mo yung print shipping label. Click mo yan. So, ayan na. Nagaan na yung print. Ayan. Printed documents one. So, ayan na yung waybill. Bigla lang siya lalabas. Tapos, screenshot mo na lang
And then, pwede mo na siyang ipaprint sa computer siya. Pag wala ka pang printer. So, yun guys. Kailangan guys, talagang maingat kayo sa pag-print ng waybill, lalo na yung, kasi sobrang maselan to guys. Ito. Ito guys. Kailangan itong barcode, itong kulay itim na to. Kailangan hindi yan mabasa kasi dyan ini-scan ng Lazada yung itong pouch. So, kailangan pag ini-scan nila is pasok. Kasi pag nag-pick up sila dito is isa-isa nila ini-scan to. So, ang nangyari sa akin guys, kasi yun yung pinaka-first na na-receive ko na order is dalawa. So, nangyari sa akin, yung isa ay hindi tinanggap. Kasi hindi ko napansin na nilaro pala ng anak ko yung isang item na ganito na naka-pouch. Tapos dinikit yun sa lamesa, ay kumakain kami noon. Nadikitan siya ng ano, ng kanin. Nadikitan siya ng kanin. Tapos hindi ko agad napansin na may kanin pala siya. Napansin ko na siya nung ano yung ipipick up na ng rider. So, tinignan ko may kanin. Then, ginawa ko, tinanggal ko yung kanin. Eh, syempre, yung kanin is tumigas na. Tapos, dumikit na siya dito. Yung pala, nung tinanggal ko yung kanin, naisama tong barcode. Nakulangan siya. Ito yung kulay itim, guys. Eh, nakulangan siya. At may natanggal siya dito. So, pagdating ng rider, nung iniska na siya, is, ayun, hindi siya tinanggap. Tapos, sinabi ko sa, ano, sa rider na, ulitin nyo baka nagkamali lang ganun. Ilang beses inulit, hindi talaga natanggap. So, ayun, naisip ko na nga na doon nga yan sa kanin kasi may natanggal nga dito. Ayun guys, so sobrang maselan itong waybill guys. So, sobrang ingatan nyo siya pag nakapagpaprint na kayo ng waybill. Kailangan hindi siya mabasa para iwas hassle na hindi na kayo magprint ulit. So, ganun lang. Tapos guys, itong pouch, kailangan provider to ng seller. Pa-order kayo nito guys sa mismong Lazada din. Doon sa buyer account, order kayo ng mga pouch ng Lazada. Meron small, medium, large, and XL. So, hindi provider ng Lazada yung pouch. Kailangan galing sa inyo no seller. Hindi tulad sa ano, sa Shopee na yung pouch is provider ng rider. Kung anong rider mo, sila yung mag-provide ng pouch. Pero yung ano, yung waybill is sa'yo pa rin na seller. Sige lamang guys, medyo nakakatuwa maging seller, para nakakabobo. Pero guys, pag nag-uumpisa pa lang kayo, huwag kayong mag-alala kasi tumatawag naman sa inyong Lazada. Tulad sa akin, si Ma'am Abby, siya yung nakatulong sa akin na tumaas yung sales ng shop ko. Kasi dati nakaka-receive ako ng orders isang araw, dalawa lang, ganun. Tapos minsan naman, wala. Mga 3 araw straight yun, wala akong na-receive na order. Pero simula nung sumali ko sa mga campaign, voucher, yung mga promotion ng Lazada, yung mga 6-6, ganon, 7-7, 8-8, yung mga ganon. So, kailangan sumali kayo kasi dun mag-improve yung shop nyo. Kasi napapansin siya ng mga buyer, lalo na pag-sales. So, ganon. Yung pala ang sikreto. So, kailangan talaga na i-guide naman kayo ng Lazada eh, para mag-grow yung shop nyo sa Lazada. So, tuturuan nila kayo. Kasi yung naka-assign sa akin is si Ma'am Abby Nicole yung pangalan niya. So, siya yung nagturo sa akin kung paano mag-grow yung shop ko, kung ano yung mga kulang, mga ganun. So, talagang nakakausap ko siya minsan ng kalahating oras. Kasi mano-mano namin inaano yung mga item pag, sa mga promotion. Parang pag isinasali ko yung mga item mo ng mga campaign, so ganun. Nababawasan siya, pero kunti lang guys, pag mag-ano ka sa campaign, pero ang pinakamaganda dun is, parang napopromote yung mga item mo, tapos maraming views, maraming nag-visit sa shop mo ng mga buyer. So yun, kasi may mga voucher, tapos may mga free shipping, mga ganun. So yun lang mga guys, sana may tulungan sa video na to. Thank you for watching. Bye-bye! Thank you.